sa pagkising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ipang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, sabisyong totoo ang nagla. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Mga igan, magsisimula na ngayong araw ang pagtuturok ng pangalawang booster shot kontra COVID-19. Ayon sa Department of Health, kailangan ito para madagdagan at maibalik ang proteksyon ng bakuna. Posible raw kasi itong humina ilang buwan matapos makumpleto ang primary series at first booster shot. Sa ngayon, ang mga taong may karamdaman pa lang ang maaaring bigyan ng second booster shot. Ang maaaring matanggap na bakuna ay AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac at Sinopharm. Pero pwede lang maturukan ito makalipas ang 3 buwan matapos ang first booster shot. Magrehistro sa inyong LGU o health facility, dali ng inyong vaccination card, valid ID at medical certificate. At para sa mga may malubhang karamdaman, maaaring magpabakuna sa mga clinic, ospital at HIV treatment hubs. Pwede rin sa house-to-house vaccination. Ayon sa National Vaccination Operation Center, sapat ang ating supply ng COVID-19 vaccine. Ngayong linggo raw, isusumite ng National Intelligence Coordination Agency o NICA ang listahan ng mga umano'y pasimuno ng smuggling ng mga produktong agrikultura sa bansa. Ayon kay Senate President Tito Soto, i-release ng ahensya ang listahan sa Huwebes. Ayon kay NICA Director Edsel Batalya, mahigit 20 ang kasama sa inisyal na listahan. Pero kailangan para i-validate ang mga nasabing impormasyon. Gayet ni Soto, dapat managot sa batas ang mga smuggler dahil pinapatay nila ang kabuhayan ng mga magsasaka. Patay ang isang batang lalaki matapos mahagip na isang truck sa Maynila. Isang SUV naman na minamaneho umano ng lasing na driver na sumalpok sa mga concrete barrier sa Quezon City. Narito ang unang balita. Nawasak ang kaliwang bahagi ng harap ng isang SUV matapos itong bumangga sa mga concrete barrier sa Quezon Avenue, Quezon City kahapon. Sa lakas ng impact, tumagilid ang SUV. Basag din ang ilang concrete barrier. Aminado ang driver nitong isang Chinese national na si Alex Sheng na nakainom siya nang mangyari ang insidente. Galing daw siya sa isang bar at pauwi na sana. Gate niya, mabagal lang ang takbo niya pero hindi raw niya napansin ang mga barrier. Ayon sa pulisya, hindi nila mahanap ang lisensya ni Sheng. Walang ibang nasaktan sa insidente na bahagyang nagdulot ng traffic hanggang sa maialis sa lugar ang sasakyan. Sa Tondo, Maynila naman, patay ang isang 9 taong gulang na lalaki matapos mahagip ng isang truck. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, base sa kwento na nakasaksi ay tinamaan ng gulong ng truck ang biktima sa northbound lane ng Delpan Service Road corner San Simon Street noong Sabado. Nakakulong na ang sospek na si Robert Soriaga na maharap sa reklamo. Walang payag ang sospek maging ang kaanak ng biktima. Yan ang unang balita. James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino. Bahagyan na epektuhan ang biyahe sa EDSA Busway dahil sa aksidente ng isang van. Inararon dito ang mga concrete barrier sa bahagi ng EDSA Taft Avenue. Aminado ang driver na siya'y nakaidlip habang nagmamaneho. Dumating ang matauhan ng Pasay Traffic Bureau para magmando ng trafiko. Mapipilitan na raw maghanap ng matutuluyan dito sa Metro Manila ang ilang uwian sa probinsya dahil sa hindi pa rin nare-resolve ang biyahe ng mga provincial bus. Ang iba naman, nagkusa ng mag-adjust sa oras. Live mula sa EDSA Cubao, ngayon ang balita si James Agustin. James, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Maris, nag-adjust na ng oras ng biyahe yung mga nakausap kong pasahero para daw hindi sila matagal na maghintay sa mga provincial bus terminal o di kaya naman masabay sa dagsa na iba pang bumabiyahe ng mga pasahero. Dito sa EDSA Cubao, inikutan natin yung mga provincial bus terminal at yung biyahe pa rin nila ay doon sa window hours na 10 p.m. to 5 a.m. Panay ang dating ng mga bus sa terminal na ito sa EDSA Cubao kaninang madaling araw. Sa window hours na 10 p.m. to 5 a.m. na lang kasi bumabiyahe ang ilang provincial bus. Si Ivan na galing Cagayan nag-a-apply ng trabaho kaya nagtungo rito sa Metro Manila. Inabisuhan naman daw sila ng pagbabago ng oras ng biyahe. Noong dati, kahit anong oras pwede.
Pero ngayon, mas nag-a-advance kami ng oras pag bumibiyahe ng pa-Manila. Taka nag-a-advance booking na rin kami just in case na punuan yung biyahe. Si Eljan pauwi naman sa Pangasinan matapos ang kanyang trabaho kahapon. Nakituloy muna raw siya sa kaibigan habang naghihintay ng oras ng biyahe. Mahirap daw ito para sa kanya lalo't isa hanggang dalawang beses siya nagtutungo sa Metro Manila kada linggo. Since walang biyahe sa hapon, which is mostly the time na umuwi ako, or most often the time na umuwi ako, kailangan kong like mag-rent or mag-check-in sa kung saan place para makapag-adjust ng time. Sa bus terminal na ito, hanggang alas 5 ng umaga na lang din ang biyahe. Si Marisol kasama ang mga anak pauwi sa San Miguel, Bulacan matapos dumalo sa swimming party. Hindi sila nahirapang sumakay dahil walang ganong pasahero kanina. Pero panawagan niya, sana balik na yung dating sistema. Opo. Kasi para rin sa mga nagtatrabaho pauwi ng Bulacan pa luwas. May mga bus din na maagad dumating galing sa Bulacan. Napakahirap po, takot-takot ako hindi makauwi. Kasi namiesta lang po kami sa Bulacan eh. Takot-takot kami hindi makauwi. Samantala Maris, sulod ng nakaraang linggo, pagsapit ng alas 5 ng umaga, ganito na yung sitwasyon sa mga provincial bus terminal. Wala ka na makikita na mga bumabiyahe na mga bus o di kaya naman nakagarahe lamang yung bus nila dyan sa loob ng terminal. Dito sa particular na terminal na ito, nagsimula na rin sila ng operasyon ng gabi. Yun nga lang, mangilan-ilan lamang yung kanilang biyahe patungo sa Nueva Ecija o di kaya naman ang Bulacan dahil kakaunti lamang yung pasahero pagsapit ng madaling araw. Yung mga pasahero naman, may mga stranded pa rin dito sa bahaging ito ng EDSA Cubao ngayong umaga, pero nababasa na rin naman yan. Yung iba, alam naman daw nila yung bagong sistema ngayon, lalo na sa mga provincial buses, habang yung iba naman makipagsapalaran na lang at pumunta doon sa may area ng North Avenue. Yan muna unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin Bumpuso para sa Pilipino. Nagpa-full tank na ang ilang motorista matapos mabalitaan ang nakaambang oil price hike. Bukas, live mula sa Quezon City, yan unang balita si Mike Bermudez. May. Igan, nagpapakarga na ng krudo ang ilang motorista bago ipatupad ang oil price hike bukas. Ang ilan sa kanila may mga bagong diskarte para sa paggamit ng gasolina. Imbis na gamitin ang sasakyan, nagbabalak mag-bus na lang si Hameroden sa kanilang outing sa Batangas pagkatapos ng eleksyon. Sa ganitong paraan, malaki raw ang matitipid nila ngayong mataas ang presyo ng gasolina. Kanina, nagpa-full tank na siya bago pang inaasahang oil price hike bukas. Although hassle kasi wala kang convenience, pero kung magkukommute ka, mas makakatipid ka talaga. Si Oliver naman, imbes na magpunta ng personal sa bangko para magbayad ng bills, online na lang ang ginagawang transaksyon. Tinandaan na rin niya ang gasolinahan kung saan siya mas makakamura, gaya ng gas station na ito sa Quezon City. Plan the trip. Tapos kung hindi naman kailangan umalis, you can do it online. Doon na lang, mga trip to the bank, tapos pa-deliver na. Dismayado naman ang TNVS driver na si Ray dahil mapipilitan siyang magdagdag ng oras sa biyahe para mabawi ang kita. Bilang diskarte, gabi na rin siya bumabiyahe. Kaunti po ang naikukonsume sa gas. Kasi kapag sa umaga sobrang traffic, ay yung naigagas ko ng 1.5 eh. Kapag sa gabi naman, 800 lang tulad ngayon. No? Sa taya ng oil industry sources, maglalaro sa humigit kumulang 4 pesos kada litro ang taas presyo sa diesel. Mahigit 3 pesos naman sa gasolina at kerosene bukas. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas ay dahil sa lumalakas na demand matapos magluwag ng lockdown sa ilang lugar sa China. Gayon din sa pag-atake ngayon ng Russia sa southern at eastern Ukraine. Hating gabi pamamaya magiging epektibo itong taas presyo sa gasolina at diesel, kaya abiso sa ating mga motorista ay magpakarga na po bago pa humaba ang pila sa mga gasolinahan mamaya. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. May Bermudez, Buong Puso, para sa Pilipino. Iniimbestigahan ng COMELEC Task Force kontra Fake News ang kumalat na larawan na isang overseas ballot sa New Zealand na wala umanong pangalan ni Vice President Lenny Robredo. Duda rito si Commissioner George Garcia na pinuno ng task force. Paliwanag niya, kung may kulang na pangalan, hindi lang ito sa iisang balota, kundi buong batch na nasa 1,000 piraso. Mas mainam din daw kung hindi binura ang cluster precinct ID
para malaman kung totoo ang larawan. Nanawagan naman ang ating embahada sa New Zealand sa sino mang makakakuha ng balotang kulang ang nakalistang kandidato na isauli sa kanila ang buong ballot package para maberipika ito. Hindi sa kalsada kundi sa dagat na natagpuan ng isang sports car sa Cebu City ang dahilan, alamin sa unang balita ni Dano Tingbungko. Pinagkaguluhan sa Cebu City ang sports car na ito, bigla kasing napunta sa dagat. Ayon sa nagpost sa si Blendel Sanico, may event sa lugar pero hindi kalahok ang kotse. Nakahinto lang ito pero anya, tila nakalimutang i-engage ang handbrake kaya napaatras diretso sa tubig. Inabot ng 30 minuto bago maiahon ng sasakyan. Wala naman itong sakay. Sa Mandawi City naman, may nahulog na kotse sa hukay ng ginagawang drainage. Pahirap ang maiyahon ng kotse. Gumamit pa ng boom truck para mahila ito paakyat. Ayon sa mga otoridad, nakainom ang driver ng naaksidenteng sasakyan. Wala namang nasaktan sa insidente. Ay, Diyos ko! 24 na magkakaanak naman ang sugatan sa Nasugbu, Batangas matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan jeepney. Inarkila ang sasakyan ng pamilyang galing outing. Ayon sa mga otoridad, nagloko ang jeepney kaya bumangga ito sa concrete barrier bago tuluyang nahulog sa bangin at bumaliktad. Nagpapagaling na sila sa magkakaibang ospital kabilang na ang driver. Nagpapatuloy ang imbestigasyon. Yan ang unang balita. Dano Tingkuhungko, buong puso para sa Pilipino. Kaugnay sa umano'y nawawalang pangalan ng kandidato sa overseas ballot sa New Zealand at iba pang issue tungkol sa election 2022, makakaparayan po natin si Commission on Elections Commissioner George Garcia. Magandang umaga, Commissioner. Magandang umaga po, Igan, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood na kikinig sa atin. Eto, kalat na po yung larawan ng parang balota no, sa New Zealand, pero may kulang na pangalan ng kandidato sa pagkapangulo. Ito ba'y na-verifika na na fake news po ito? Tama po, Igan. Yan po'y isang walang katotohanan na balita. Fake news po yan. Kapagkat yung mismong embahada natin sa New Zealand ang nagsabi na wala namang isang kababayan natin ang lumapit sa kanila upang magsabi na yung balota nila ay walang pangalan ng kandidato na nabanggit. At the same time, para po sa kaala naman ng kababayan natin, ito po kasi mga balota na ito ay isang buong batch. Opo. So halimbawa po yung may serial number na yan o yung mismong sa New Zealand na yan ay isang buong batch, halimbawa 1,000. And therefore po, kung magkakaganon, dapat 1,000 po ang nagre-reklamo ng mga kandidato, ng mga kababayan natin. Now, at magsasabi na yung kanilang mga balota ay walang pangalan ng kandidato. Opo. Pero kahit isa po ay walang lumapit sa ating embahada. So ano na po yung investigation dito ng ating embahada sa New Zealand? Galing ba doon o dito ginawa yung ganyang pagmamanipula ng balita? Wala pa pong ganung findings kung saan nagawa yung ganyang pagmamanipula o kung saan ang galing yung fake na balota na yan. Subalit ito po i-investigahan ng ating task force contra fake news. Opo. Hindi po tayo papayag sa mga ginagawa nila na ina-undermine po nila ang kredibilidad ng ating halalan. May parusa o bang kaakibat yan sa kung sino man ang responsibilidad dyan sa issue niya? Ayoko naman. Nasa revised penal code po yan. At the same time, yan po ay pwede namin makonsider din na cyber libel. So doon po sa mga nag-iisip at gagawa ng mga ganito sa future, medyo pag-isipan po sana nila. Opo. Dahil hindi po namin sila titigilan. Medyo nababatikos po, Komelec, sa naudot na presidential at vice presidential debates. Nabayaran ba yung venue? Matutuloy ba ngayong weekend? Ano pong nangyari dito, Commissioner? Sadya po kami humihingi ng paumanhin sa nangyari na aberya. Ito naman po ay talagang walang kasalanan ng Commissioner Election. Ito po yung problema ng aming contractor at saka yung hotel. Pero ganun pa man, inaako naman po ito ng Commissioner Election. Kaya naman po, nagpapasalamat tayo sa kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas na sila mismo ay tumulong sa atin at para matuloy na po itong debate ngayong Sabado at Linggo na ito. Subalit, i-announce ko lang po, Igan, na base sa pakikipag-usap ko mismo kagabi sa KBP, babaguhin po natin ang format. Hindi na po yung nakikita nila at hindi na po yung dating yung pinag-usapan na town hall debate. Ang magiging debate na po, ang magiging format ay para pong interview. Either one-on-one or doon sa mismong partner o doon sa tandem. Okay. Ayun po ang gagawin po natin. Pero may iba daw kandidato na nagsabi hindi sila sigurado makadalo doon sa bagong schedule, Commissioner. Nakarating na ba sa inyo yan? Tama po yun. Opo, tama po yun, Igan. Kinukonsider po natin yun. Ipon kadahilanan kung bakit nagbago po tayo ng format.
At yun po ay aming i-announce ngayong umaga sapagkat para masigurado lamang na lahat magpa-participate. So mangyayari po, mabibigyan sila ng isang buong oras ngayon upang maipahayag nila ang kung ano yung kanila mga plataforma. Pero ang mga magtatanong sa kanila ay mga piling-pili at mga magagaling talaga na mga anchors ng iba't ibang istasyon. Opo. Isa na lang po, bukas may nakaamba na namang oil price hike. Kailan daw ilalabas yung exemption ng COMELEC para makapagbigay na ng ayuda yung ating mga ahensya ng gobyerno? Yun nga po, Iga, nakakalungkot. Alam niyo po, matagal na po namin niya in-announce. Matagal na rin po kami nag-issue ng certification na mayroong resolution. At the same time, binigay na po yan namin sa ahensya. Ang nagkakaproblema po sa amin palagay yung pumbangko na kung saan nandun yung pondo ng ahensya, mukhang ayaw pumayad na certification lamang. Kaya naman po, pipilitin namin ngayong araw na ito, mailabas ka agad ang resolusyon upang mapakinabangan naman ang mga kababayan natin may hirap yan pong fuel subsidy. Maraming salamat, Comelec Commissioner George Garcia. Ingat po. Ingat din po, maraming salamat. Monday traffic update tayo para sa mga paalis pa lang ng kanika nilang bahay. Ang madarat na yung lagay ng trapiko sa bahagi ng EDSA sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam! Good morning, narito tayo ngayon sa EDSA Cubao at makikita niya sa ating likuran yung southbound lane. Lunes na naman, kaya pahirapan na naman sumakay lalo na dito sa bahaging ito ng EDSA. Pasado na 5 na umaga, nagsisimula na dumami yung mga sasakyan, particular sa southbound lane. Ang EDSA Bus Carousel Station naman dito, nagsisimula na rin talaga dumami ang mga pasahero. Kaya ang BPO agent, si Jonas Barcelona, naglakad na papuntang susunod na bus carousel station para makasakay. Ang mas mabilis ha, kaysa yung maghintay siya. Lakad na lang din ang diskarte ng garment employee na si Bernie Ramos. Kung maghihintay pa siya ng masasakyan mula Cubao, tsaka late daw siya sa kanyang trabaho. So pakinggan natin yung pahayag ng dalawang mga commuter na ating nakasalamuha kanina. Kailangan maaga ka. Dapat mga pipila ka dyan sa Qmart station. Dapat mga 4:30 bago mag-5. Aba ng pila. Mahirap po. Galing pa po akong Caloocan eh. Lalakad ng GMA. Nilalakad nyo na lang po, no? Lang Cubao. Pag hindi nyo nilalakad, paano gano'ng kahirap makasakay para sa inyo? Ay, talagang mahirap po. Talagang magtitiis ka talaga. Igan, ito ang southbound lane ng EDSA mula rito sa bahagi ng Cubao, malapit dito sa Ramon Magsaysay High School. At makikita ninyo talagang gumagalaw, pero marami na rin yung sasakyan, lalo rush hour na, meron ng volume ng mga sasakyan. Yung bus lane naman natin, maluwag, pero ang ano naman dyan, ang trade-off naman dyan, kailangan yung pumila dito sa mga EDSA Bus Carousel Station na marami na rin ngayong umaga dahil magsisimula na rin yung kanilang mga pasok sa trabaho. Sa atin naman northbound lane sa kabila ay mas maluwag ang dalay ng trapiko. Ito yung kontrapelo kasi dun sa mga papasok sa trabaho. So mas maluwag, mas maganda experience, light to moderate dito sa northbound lane. Lay mula rito sa EDSA, Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Inihingahayat ng Commission on Elections sa mga botante na gamitin ang online precinct finder bago pa ang araw ng botohan. Magpunta sa website na voterfinder.comelec.gov.ph, ilagay kung local o overseas voter ka. Ilagay din ang iyong pangalan at lugar kung saan nagparehistro. May captcha o security check na kailangan i-click. Pagkatapos ay lalabas na ang polling place at precinct number at makikita rin dito kung deactivated o wala kang record sa COMELEC. Kung mali ang lumabas na impormasyon, tumawag o magpunta sa local COMELEC. Sa gitna ng COVID-19 outbreak, binarikadahan ang ilang residential buildings sa Shanghai, China. Nilagyan din ng bakod at kordon ang ilang establishmento gaya ng mga restaurant kung saan may nagpositibo sa COVID-19. Inalmahan naman ito ng mga residente. Nasa 25 million na residente ang apektado ng lockdown sa Shanghai. Samantala, ayon sa ating Department of Labor and Employment, makakatanggap ng mahigit 10,000 pisong financial assistance ang bawat OFW na naiipit sa lockdown sa Shanghai. Sa ngayon, namamahagi ng pagkain at gamot sa mga OFW ang ating pamahalaan. Pinusuan online ang modern version ng Tinikling sa Amerika. Toto hataw sa upbeat music and dancers ng Georgia Tech Filipino Student Association. Sinasabihan nila ng hip-hop moves ang pagtalon-talon sa mga kawayan. Ayon kay Erin Floresca, ang kanilang choreographer na si Ethan Ray ang may idea ng nasabing sayaw. Ginawa pa raw nila ito para ipagmalaki ang kulturang Pinoy sa kanilang universidad.
Kinakaw na isang lalaki gamit ang baseball bat ang isang senior citizen sa Las Piñas. Ang dahilan, away trapiko. May unang balita, si Nico Wahe. Sa video ito nakuha sa may Marcos Alvarez Avenue sa Talon 5, Las Piñas, makikita ang tila sinisigawan ng lalaking yan, ang isang matandang lalaking naka-helmet. Ang lalaki may hawak na baseball bat. Maya-maya lumayo ang lalaki, pero ilang saglit lang, bigla siyang sumugod. Umambang papaluin niya ng baseball bat ang matanda, saka lumayo ulit. Ang matanda naman, akmang babaklasin ang plaka ng sasakyan ng lalaki may baseball bat. Nang bigla siyang hawiin, saka tatlong beses hinataw. Ang matanda, humandusay sa kalsada, pero agad ding nakatayo. May lumapit din mga bystander at inawat ang lalaki at matanda. Hinampas naman ang matanda ng kanyang helmet ang sasakyan ng namalo. Humarurot naman pala yun ang sasakyan. Ang matandang pinagpapalo sa video ay ang senior citizen na si Tatay Julian. Papunta raw siya noon sa garahe ng kanyang jeep para mamasada. Nagbusina kay busina lang ako. Nagagalit siya. Huminto ako. Tinanong ko siya, ano bang problema sa'yo? Kahit nata-traffic. Sabi ko, nagbusina kay busina kay. Nanghiya ko siya, pasensya. Bumaba siya, nagdala siya ng yung palo. Hinabol niya paraw ang sasakyan hanggang sa umabot sila sa bandang pilar sa Las Piñas. Tama sa ulo at balikat ang tinamo ni Tatay Julian. Pag-amin niya, nakainom siya, pero matino naman daw siya. Salamat ako sa Panginoon, nag-helmet lang ako. Buhay pa ako na, paano kung lumipad yung helmet ko. Kung wala ko naka-helmet. Ang anak ni Tatay Julian, nang gagalaiti. Tanda-tanda na ng tatay ko, senior ng tatay ko, hindi nyo na pinagpasensyahan. Laki-laki ng katawan mo yun. Nagkaharap ang dalawang panig sa Traffic Bureau ng Las Piñas, pero hindi nagkaareglo. Sa ngayon, nagpa-medical muna si Tatay Julian. Desidido raw siya at kanyang pamilya na magsampa ng kaso. Pinuntahan namin ang address ng lalaki na isinulat niya sa blotter, pero wala siya roon. Yan ang unang balita sa Las Piñas. Nico Wahe, Buong Puso, para sa Pilipino. Apat ang sugatan kasunod ng pagsabog ng isang bus sa Parang, Maguindanao. Isa sa kanila ay menor de edad. Ayon sa Maguindanao Police Provincial Office, nagmula ang pagsabog sa likuran bahagi ng bus na noo'y nakahinto. Babiyahe sana pa Dipolog City ang bus. Iniimbisigahan ngayon ng isang lalaking bumaba ng terminal sa Parang bago ito mangyari. Isa raw sa mga tinitingnang motibo ng pulisya, extortion. Kinundin na ng mga business sector ng bayan at LTFRB ang pagpapasabog. Nahuli kam ang salpukan ng dalawang motorsiklo sa Mulanay, Quezon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang motorcycle rider. Maya-maya sumalubong ang isa pang motorsiklo. Nagkasalpukan ang dalawa. Sa lakas ng impact, tumilapon ang angkas ng isang motor. Base sa investigasyon, nag-overtake ang magkaangkas na sina JM De La Cruz at Jelmar Catilleja. Kaya sila nasalpok ng kasalubong na rider. Dead on arrival sa ospital si De La Cruz habang critical ang angkas niyang si Catilleja at ang nakabangga ang rider. Sakaling manalo, sisikapin daw ni Senador Manny Pacquiao na makapagbigay ng maraming trabaho para hindi na mag-abroad ang mga Pinoy. Yan ang kanya sinabi sa dinaluhang prayer rally sa pinaglabanan shrine sa San Juan City noong Sabado. Kasama niya ang ilang senatorial candidates. Hindi nakadalawang katandem niyan si House Deputy Speaker Lito Atienza, samantala nilinaw ng Moro National Liberation Front na hindi nila ini-endorse si Pacquiao. Nag-courtesy call lang daw si Pacquiao kay MNLF Chairman Nur Misuari. Bukas daw si Misuari sa sinumang kandidatong nais magbahagi ng plataforma pero wala pa raw siyang opisyal na ini-endorse. Sinisika pa namin kuna ng pahayag si Pacquiao tungkol dito. Hiling ni Vice President Lenny Robredo sa kanya mga taga-suporta na patuloy na labanan ang pagkalat ng maling impormasyon. Sinabi niya yan sa Grand Rally sa Pasay nitong Sabado, nakaarawan din ng Vice Presidente. Sa isang pahayag, nauna nang itinanggi ni Robredo na advisor niya si Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison. Pinag-aaralan na rin daw ng kanyang mga abogado ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nagkalat nito. Ang birthday wish naman ng kanyang running mate na si Senador Kiko Pangilinan kay Robredo, sana maipanalo nila ang kanilang kandidatura. Formal namang inendorso ng labor group na kilosang Mayo 1 ang Robredo-Pangilinan tandem. Hindi rin natitinag si Barilla Mayor Isko Moreno kahit dinadagsa ng tao ang campaign rallies ng ilan niyang katunggali. Sa isang pahay, sinabi ng kapo ni Moreno na
naniniwala sila sa silent majority ang anilay game changer sa kanyang kandidatura. Walang pampublikong aktibidad kahapon si Moreno. Humarap naman sa isang interview ang katandem niya si Dr. Willie Ong. Nag-upload siya ng video at hinikayat ang mga botante na iboto siya para makakita ng pagbabago sa bansa. Muli binigyan din ni Bongbong Marcos na pagkakaisa ang susi para makabangon ng bansa sa pandemic. Inihayag yan ni Marcos sa Grand Rally sa Taguig kahapon. Tiwala si Marcos na malalagpasan ng bansa ang pandemic. Kasama niya sa kampanya ang kanyang katandem na si Mayor Sara Duterte. Muli niya binanggit na kapag manalo siya sa eleksyon, tututukan niya ang trabaho, edukasyon at kapayapaan. Noong Sabado naman, libo-libong Manileño ang nagpakita ng suporta kina Marcos at Duterte sa kanilang Grand Rally sa Maynila. Kasama nila ang kanilang senatorial candidates. Sa press release naman ng kampo ni Marcos, sinabing nagpahayag na suporta sa Marcos-Duterte tandem ang nasa 85% o 14,600 na municipal at city councilor sa bansa. Binuhay namang muli ang political entity na United Nationalist Democratic Organization o UNIDO para suportahan ang kanilang tandem. Wala namang pampubliko aktibidad kahapon si Senator Pampilo Lacson, pero sa isang press release, sinabi ni Lacson na isinusulong niya ang anti-age discrimination policy. Ayon kay Lacson, maliraw sabing hindi na produktibo ang isang tao kapag matanda na. Sa trabaho, dapat daw tingnan ang kakayahan ng tao at hindi ang kanyang edad. Nakampanya naman sa Bacolod City kahapon ang kanyang running mate na si Senate President Tito Soto. Kinestyon ni Soto ang kalidad ng farming equipment ay pinamamahagi ng gobyerno roon. Puna niya, 40% ng mga ipinibigay ay sira, kaya hindi na pakinabangan. Sa Antipolo naman ang kampanya si Leody de Guzman. Nakipagpulong din siya sa ilang homeowners at neighborhood associations. Sabi ni de Guzman, kailangan ng sectoral approach sa mga mahihira para malaman ang eksaktong issue at hinaing nila. Sa Bohol naman, nanuyo si Norberto Gonzalez. Nag-courtesy call din siya kay Father Efren Bonggoy ng St. Joseph the Worker Cathedral Shrine sa Tagbilaran City. Umapela siya sa simbahang katoliko na maging politically involved pero huwag papanig sa anumang partido o kandidato. Nagkaroon din siya ng caravan at dumalo sa isang rally. Dumalo sa event ng isang religious organization si Rizalito David. Nagpunta naman sa Blue Mosque sa Taguig sina Faisal Mangundato at Carlos Serapio. Walang public activity kahapon sina Ernesto Abella, Dr. Jose Montemayor, Manny Lopez at Walden Bello. Matagal na usapin ang issue ng climate change pero kamakailan muli itong umingay dahil sa babala ng ilang eksperto. Dito naman sa Pilipinas, may ilang lugar na posible raw mabura sa mapa kapag lumala pa ang epekto ng global warming at climate change. Yan ang unang balita ni Darling Kai. Paano kung malaman mong ang inyong lugar maaaring mabura na sa mapa? Posible raw yung mangyari sa 2030 o 8 taon lang mula ngayon. Ilang bahagi ng Pasay, Maynila, Parañaque, Las Piñas, Valenzuela, Nabotas, Malabon, pati Cavite. Malaking bahagi ng Bulacan. Ilang lugar sa Bicol, sa Samar, Surigao, Davao at iba pang bahagi ng Pilipinas. Ayon yan sa mapa na ginawa ng Climate Central Organization batay sa pag-aaral ng Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC. Lumabas sa pag-aaral ng IPCC na kapag nagpatuloy ang antas ng climate change na nararanasan natin ngayon, maaaring uminit ng husto ang temperatura ng mundo. Matutunaw ang mga malalaking tipak ng yelo o glaciers at tataas ang level ng tubig sa dagat. Magkakaroon ng tinatawag na coastal erosion kung saan kakainin ng tubig ang bahagi ng lupa. Kaya may mga lugar na lulubog o mawawala sa mapa. Kasama sa mga delikadong lugar ang kinatatayuan ng bahay ni Nanay Editha. Halos 60 taon na siyang nakatira rito sa Barangay Palasan sa Valenzuela. Mababa ang kanilang lugar at malapit sa ilog kaya binabaha kapag may malalakas na ulan. Natatakot kasi baka magbaha ng husto. Di wala kaming mapupunta naman. Masda nang nangyari sa isang lugar malapit sa bahay ni Nanay Editha. Ang dating palayan, mistulang ilog o lawa na ngayon. Early 80s, nakikita pa yung ano diyan, nakikita pa yung lupa. Pero after 90s, up to present wala na. Hindi na tanga wala ng tubig. Eh kung hindi nga ho na itaas at ginagawa yung mega dike,
kundi naitaas yung mga road namin, palagay namin ganyan pa rin po mararanasan namin. Gumagawa naman daw ng paraan ng lokal na pamahalaan. Mga nagiging paghahanda ho namin dyan, nagkakaroon po kami ng ano, ng paglilinis, kagaya po ng ano, ng pag-awareness ng mga kabarangay namin na yung mga basura i-segregate, then itapon ng maayos. Lagi ring binabaha ang lugar ni na Lola Hermina sa barangay sa Luisoy, Maykawayan, Bulacan. Tabi mismo ng ilog ang kanyang bahay. Tandang-tanda niya pa raw nang tumama ang bagyong Ondoy. Muntik na kaming nalunod. Malalim eh. Grabe yun eh. Bigla eh yung Ondoy. Biglang, ano yung tawag? Biglang laki. Paano, tatlong dam pala. Eh may sakit pa yung mister ko noon. Diyos ko po. Akyat kami sa papag. Naglagay kami ng mga upuan. Doon kami parang nabasa din kami. Basang-basa. Hindi malang saan ka upupunta eh. Kasama rin ang lugar ni Lola Herminia sa mga delikadong lamunin ng tubig kapag lumala ang problema ng climate change. Labis silang nangangamba kung mapunta tayo sa worst case scenario. Nakakatakot nga. So, huwag naman ganun. Gusto ko pang humaba ang buhay ko. Ayoko pa. Gusto ko pang matulungan mga apo ko. Ako po, Diyos ko po. Huwag naman po. May mga apo pa akong mga ekae. Susubaybay ang pangusakali. Sana huwag naman. Matagal na raw nagbababala ang mga eksperto tungkol sa climate change. Yung sitwasyon natin, lalo na ng Pilipinas, bilang isang bansa na vulnerable sa climate change, talagang malala. In fact, sinasabi nga ng Intergovernmental Panel on Climate Change na code red for humanity na. Napaka, hindi na natin marirefute. Nararamdaman na raw natin ito ngayon sa pamamagitan ng extreme weather events gaya ng mas malalakas at mapanirang bagyo. At hindi raw maikakaila nangyayari ang lahat ng ito dahil din sa kagagawan nating mga tao. Sa pinakahuling report ng IPCC ngayong Abril, lalong tumataas ang global carbon emissions sa nagdudulot ng global warming. Yung 1.5 degrees na sinasabi, iyon dapat yung limit ng temperature. When we go beyond 1.5, mas lalo yung devastation na mararamdaman natin. Mahihirapan na tayo na i-reverse yung negative impact ng climate change. Kailangan na raw magpatupad ng konkreto at komprehensibong solusyon sa lalong madaling panahon. Dapat yung gobyerno magkaroon sila ng mas mahigpit, mas strictong mga pulisiya. Yung climate crisis, dapat ang approach natin ay systemic, sistema. Hindi natin dapat nilalagay sa balikat ng mga consumers yung pagbabago o para magkaroon ng climate action. Bilang lead agency para rito, aminado ang Climate Change Commission na kulang pa ang ating ginagawa para solusyonan ng krisis na ito. We have a national agenda for climate change adaptation and mitigation. Ito ay isang framework kung saan ang lahat ng sangay ng bansa ay nag-uusap at nagko-coordinate at nag-formulate at nag-implement ng mga polisiya. Pero, iisa ang sinasabi ng mga siyentipiko, environmental advocates, pati na ng pamahalaan. Hindi pa huli ang lahat. Ang pag-asa natin ay nasa Pilipino, nasa bayan. At kasama dito, of course, ang ating pamahalaan. Tayo bilang individual, syempre, kailangang tumulong tayo. Baguhin natin ang ating lifestyle, no? Yung maging mindful consumers. Kailangan maging aktibo tayo sa pananawagan sa gobyerno, no? Na kailangan ilagay natin ng maayos ang sistema natin. Iisa lang ang planetang ating tahanan. Wala naman na tayong ibang pupuntahan eh. Kaya hindi pa huli ang lahat. Kapag nagkapit-bisig tayo para solusyonan ang problema ng climate change, may pag-asa pa tayong gumising sa mas magandang bukas. Yan ang unang balita. Ako po si Darlene Kay, buong puso para sa Pilipinas. Mula na nakaraang linggo, pahirap ang makasakay ang mga pasaherong panorte dahil ang ilang provincial bus sa loob lang ng window hours mumibiyahe.
Eh, kumusta naman kaya ang mga pasout? Live mula sa PITX, mainit na balita si Nico Wahe. Nico? Good morning, Susan. Dito sa PITX, tuloy-tuloy ang biyahe na hamak na mas marami kaysa sa mga biyahe sa NLET o North Luzon Express Terminal. Kung isa ka sa mga biyaheng panorte at nakararanas ngayon ng hirap sa biyahe, mapapasana all ka na lang sa mga taga-south. Dito kasi sa PITX, walang patid ang mga biyahe pa probinsya. Ang bus pa Cavite, every 10 minutes ang pag-alis, kada isang oras naman ang mga pa Batangas at pa Bicol. Mabilis naman po, di namin masyado in-expect na maaga kami makarating dito. Nagpapasalamat daw siya at hindi niya naranasan ang hirap ng biyahe sa norte, pero awa ang nararamdaman niya para sa kanila. Dito sa PITX, may libreng sakay naman pa NLET o North Luzon Express Terminal para sa mga papuntang norte. Po, kaya lang po, hindi po ganun yung volume ng passenger sapagkat yung iba nga po, nagpupunta pa rin sa mga terminal na sadya nilang alam. Bagamat yung iba naman nga, nagiging pagdating nila doon, wala din naman biyahe pala. Si James na nagtatrabaho ng Cavite, kalbaryo raw ang biyahe pa uwi ng Pampanga. Sobrang hirap kasi wala kasing masakyan eh. Dati ba karaniwan, paano ang biyahe mo pagpupunta sa terminal? Mabilis lang po kasi po sa terminal po meron po sakayan. Kailangan niya pang bumaba ng NLET at maghintay ng bus pa Pampanga. Kaya panawagan niya. Sana lumuwag na yung sakayan para mabilis makauwi. Susan, itong mga nasa likod ko, ito yung mga babaan ng mga papunta rito sa PITX na papasok ng mga trabaho rito sa Metro Manila. Ang maganda raw dito sa PITX ay yung sakayan o yung sasakayan dito sa south ay pagbaba mo ay ito na yung PITX, marami ng biyahe papasok na iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At nasa loob na rin yung mismong PITX o nasa loob na mismo ng Metro Manila yung PITX. Hindi tulad daw sa NLET na nasa Bukawi, Bulacan pa at hassle ang biyahe papasok ng Maynila. Live mula rito sa Paranaque, ako si Nico Wahe. Buong puso para sa Pilipinas. Kabilang si Ding Dong sa top 30 most successful self-made men ng taong 2022. Kasama ni Dong sina Dr. Rex Bacara at Romeo Agregado na kinilala ng award-giving body sa Dubai. Hindi lang daw sila nagbigay ng karangalan sa Filipino community, kundi maging sa bansa. Isa sa 15 binigyan ng Exemplary Women with the Difference Maker Award ng Prodigy Global Network, si GMA Ventures Incorporated President and COO Reggie Bautista. Para ito sa kanyang commitment na makapagserbisyo o sa iba at na mamuno ng may malinaw na layunin. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.